sa lungsod ng Navotas, Mayor Toby Chanco. Magandang umaga ho sa inyong lahat, sa ating mga konsehal, sa ating mga empleyado, sa ating mga national government agencies, sa lahat ng ating kasama sa paglilingkod sa siyudad ng Navotas, isang magandang umaga po. No? Una-una po, liliwanagin ko po, wala pong COVID-19 case dito sa Navotas. No? So marami po ang magtatanong bakit po ako nagdesisyon nung Sabado ng tanghali na magkansela ng pasok ngayong Lunes na ito. Ang dahilan ho niyan ay nagulat ho ako noong Friday ng gabi na may dalawang local transmission ng COVID-19 cases dito sa ating bansa. No? At noong bago ko mag-announce, naging anim na yung cases ng COVID-19 sa ating bansa. At kanina umaga nga po, pagising ko ay 10 na po yata yung kaso ng COVID-19. Pero nung nagdeklara ako nung Sabado na no classes, ay 6 pa lang, no? Bakit ko po naisip na magdeklara ng no classes? Una-una, naisip kong magdeklara ng no classes is para makausap muna yung ating school division superintendent at ating yung mga principal para masigurado kung ano ang dapat gawin ngayong natitirang mga araw ng pasukan. Alam niyo ho, doon sa mga eskwela, and I think most schools naman dito sa Navotas, if not all, ay nagsimula ng pasok ng June. No? So kung ang pasok ay nagsimula ng June, ang mga eskwelahan ho natin dito, ang last day nila ay March 20. So ang ibig sabihin nun, magmula ngayong araw na to, Marso 9 hanggang March 20, 10 school days na lang ang natitira. So ang aking gustong ipropose sa DepEd is mass promotion. Ano ba ibig sabihin ng mass promotion? Ang ibig sabihin ng mass promotion is kung ano ang standing o ano ang general average ng bata ngayon, yun na lang ang magiging grado niya para hindi na kailangan ipasok yung 10 araw na natitira. Okay. Ngayon, paano naman? Hindi naman lahat ng bata ay pasado. Siyempre may konting hindi pasado. Kaya sabi ko, dapat pati yung hindi pasado eh pasa na. Bakit? Kasi hindi pasado, may chance pa naman sa yun contentate ng final exams. Kaya lang, ang iiwasan natin eh yung pumasok pa yung mga estudyante nang natitirang 10 araw. Ngayon, syempre may mga nagsasabi, unfair daw. Unfair na yung hindi pasado ay ipapara. No? Unang-una, kasi yung batang yon hindi naman niya plinano na hindi ako mag-aaral ngayong school year at papasa ako kasi wala namang may alam na magkakaroon ng COVID-19. Di ba po? Tsaka tingnan ho natin yung numero. Kung meron man tayong ipapasa na mga hindi pasado, ilan lang yon? Sa isang klase siguro isa. Baka yung ibang klase, wala pa lahat pasado. Ngunit ilan naman yung estudyante na pwedeng mahawa kung sakaling, huwag naman sana pahintulutan, meron lang isa na magkaroon ng COVID-19. Okay? So wala naman perpekto sa desisyon na ito. Ang sinasabi ko lang, alin ba ang mas mabuti? Alam naman natin, pagdating sa sakit, lalo na dito sa COVID-19 na walang gamot, mas mabuti ho yung prevention kesa cure. Hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka pumasok sa eskwelahan, hindi ka maahawa. Kaya lang nakikita naman natin yung classroom, dikit-dikit yung mga estudyante, di ba po? So, dalawang pagpipilian natin dito. Ang isang pagpipilian ay papasukin yung mga estudyante at kung meron lang isa na magkaroon doon, tsaka pa ba tayo magkakansela ng klase pagkatapos na expose na yung mga klase niya doon sa klase? So yun lang ho ang aking iniiwasan dito. It is purely a preventive measure, no? So hindi naman perfecto tong solution. Maaring walang maging COVID-19, pero syempre mas gusto ko na doon tayo sa safe side. Kaya lang hindi ko ho kontrolado ang bagay na yan. Kaya kami magmi-meeting ngayon at ako'y susulat na formal sa Department of Education. Kung sakaling hindi Department of Education na yung mga
estudyanteng hindi pasado ay ipasa na rin, wala ho tayong magagawa. Kailangan ko hong sumunod at papasukin muli yung mga bata. No? Alam niyo naman na ako, kuripot ako mag-cancel ng klase pag tungkol lang sa ulan. Hindi, ayaw na ayaw ko. Minsan tayo, so yung ulan, bilang mayor, dapat mong gawa ng solusyon yan. At ginawa naman natin, siguro naman, hindi naman tayo nagkulang sa paggawa ng solusyon. Kaya sinasabi ko, nung bata ako, kahit nga baha, kailangan kong pumasok. No? At hindi nagagalit yung aking magulang. So ngayon, ginawa na natin ang flood control project, sinasabi ko, kung ulan lang naman, dapat papasukin yung mga estudyante. Pabayaan mo sila, matuto sila na talaga ulan, parte ng buhay yan, di natin matatanggal yan. Of course, ibang usapan na yung malakas yung bagyo, pwede bumagsak yung poste, pwede bumagsak yung puno, hindi papasukin. So talagang kumipot ako at ayoko nagkang, alam nila Von yan, alam nila Irish, alam lang lahat ng kasama sa disaster yan. Ayaw na ayaw ko nagka-cancel ng klase kung ulan lang. Except kung talagang nasa delikado yung ating mga estudyante. Pero ito, iba hong sitwasyon to. Hindi naman natin to na inasahan, hindi naman natin to na paghandaan, at wala pong gamot dito. So yun lang ho ang akin dito, preventive. Pero tulad na nasabi ko, kung ano man yung desisyon ng DepEd, susunod ho tayo. So sana ho, malinaw ho yan sa ating lahat. Ang aking pakiusap lang sa bawat Navoteño ay practice natin yung kalinisan, lagi tayo maghuhugas ng kamay. Kaya lang yung akin, pumuputok na nga yung balat ko, kakahugas ng kamay eh. Kaya, tsaka kahit saan ka magpunta, dinalagay ang alcohol, sabi ko, putok-putok na nga yung balat ko, puro pa kayo alcohol. Kaya lang, wala naman tayong magagawa, no? So, maintain a healthy lifestyle, panatilihin natin malakas yung ating katawan. No? At syempre, ho, manalangin tayo. Yun lang po ang aking mensahe. So, sana ito ay maliwanag sa ating lahat. At sana po, kung ano man yung ating maging desisyon, ay tanggapin po dahil wala ko sa aking kamay. Kung ako lang talaga ang masusunod, sasabihin ko talaga kung ano lang yung mass promotion na lang. Kaya lang, hindi ko naman ho kontrolado ang sitwasyon. Yun lang po. Magandang umaga po sa inyo lang. Ayan, at di ba po, grabe na po ngayon. Sabi nga nila, mas nakakahiyang umubo ngayon kaysa umutot. Di ba po? Kasi pag umutot ka, hindi naman ikaw, alam na ikaw yun eh. Tsaka dati, pag bumahin ka, sasabihin sa'yo, bless you. Ngayon, pag bumahin ka, galit sa'yo yung tao. So iba po ang sitwasyon ngayon. Okay. At dahil dyan, yan, bibigyan po natin ngayon ng parangal ang ating mga natatanging Navoteño. Yan, dito po tayo kasama ang ating mga konsihal. Unahin na po natin sa ating isa sa pinakamagaling na guro or napakagaling na guro sa lungsod ng Navotas. Nagwagi ng outstanding upper primary / middle school teacher at the International Education Summit Awards 2020 held in Bangkok, Thailand, out of 21 countries, 8,000 applicants ang nagwagi mula sa bansang Pilipinas, lungsod ng Navotas, Sir Gian Rafael de la Cruz. Sigurado, pasado lahat kay Sir. Ang lahat ng kanyang estudyante. Sa baybayin na ng kaluran, matatanaw mo ang ating bayan. Dagat ay walang kasing yaman, tuloy-tuloy pa ang kahundaran. At kahit nasuntong sakwan, congratulations, Sir. Isun po natin ang mga nagwagi sa First Solid Coaches Swimming Challenge held last February 29 at the Paraiso in Valenzuela City. Yan, tatawagan po natin ang kanilang mga coaches, Ferdinand Miras and Sir Peter Paul Pablo.
Yan, mga coaches. Sa ating first solid coaches swimming challenge. Sunod po natin ang mga nagwagi. Bronze medalist, 50 meter breaststroke swim at the first solid coaches swimming, Gabriel Miguel Pedrola. Yan, kasama po ang kanyang magulang. Silver medalist, 50 meter butterfly and 50 meter backstroke, Shael James Dakotanan. Silver medalist, 50 meter butterfly, 50 meter breaststroke, and 200 meter individual medley, Agnes Reza Moreno. Silver medalist, 200 meter freestyle, and bronze medalist in 200 meter individual medley, Ina Micaela B. Ong. Yan, pamangkin. Mikey John Ong. Silver medalist, 50 meter breaststroke, and bronze medalist in 50 meter freestyle, Lou Christopher Ching. Silver medalist, 200 meter freestyle relay, 200 meter butterfly swim, and bronze medalist in 50 meter backstroke, and 200 meter individual medley, Ian Pauline Simeon. Gold medalist, 50 meter breaststroke, silver medalist, 50 meter backstroke, and bronze medalist in 200 meter individual medley, Ian Timothy Simeon. Gold medalist, 50 meter backstroke, and bronze medalist in 50 meter freestyle, 50 meter breaststroke, 50 meter butterfly, Haron Abelgert Mariscal. Gold medalist, 50 meter backstroke, silver medalist, 200 meter freestyle, and bronze medalist in 50 meter freestyle and 50 meter breaststroke, Rian Vanna Cruz. At ang ating pong most outstanding swimmer, gold medalist individual medley, gold medalist 50 meter butterfly, gold medalist 50 meter backstroke, Joey Laila Gallardo. Parang si Mayor Toby. Yan, para po sa kalaman na Mayor Toby Chanco, dati rin pong swimming champion sa ating. And another most outstanding swimmer, gold medalist 200 meter individual medley, gold medalist 50 meter breaststroke, and silver medalist 50 meter freestyle, butterfly, Kim Risha Rebancos. Group picture po tayo. Ang lahat po ng ating mga nabanggit na swimmer, sila pong lahat ay ating mga Navotas Athletic Scholar. Yan. Congratulations po. And of course, congratulations sa lahat ng ating Navotas sa Scholars Secretariat. Yan, Sir Ryan Nicasas, sa lahat po ng buo-buo nito. Yan, dahil dito sa lungsod ng Navotas, ang mga scholar di lang pang matalino, pang talentado pa. Talentado sa sports, talentado sa sining, at sa iba't ibang paraan. Congratulations! Tungo po tayo sa ibang bahagi.
Ayan. And this time, certificate of commendation is given to for rescuing a man found gasping along Seaport Road, assisting the city's JRT in bringing the patient to the Navotas City Hospital. Tinatawagan po natin ang ating mga mabubuting mga Naboteño, Derek K. Elipan, RJ Insigne, at Christian Dumangas. Ayan, mga estudyante ng Navotas National High School. Ayan, Dr. Maria Cristina Robles. Congratulations, ma'am. Alam po ng pamahalang lungsod ng Navotas, Congressman and Mayor Tiangco, Vice Mayor Trinderonimo, ang buong sangguniang panlungsod. Mari na po tayong bumalik sa ating mga tanggapan. Mabuhay ang Navotas